Hi mga sisivels and mga dodongvels! Welcome back sa aking YouTube channel. So bago tayong video for today at mabilisan lamang ulit itong video na to, ituturo ko sa inyo for today kung paano kayo magkakaroon ng sarili nyong cash on delivery service at ano ang mga kailangan ninyo para magkaroon kayo ng sarili nyong rider, sarili nyong cash on delivery service. O, di ba pa ulit-ulit? So yan, kung nakapansin ninyo, naka-contact lens tayo. Nakakaluag-luag na sa buhay. Katas ng YouTube yan. Yun, hindi. Kaya tayo nag-contact lens kasi nga halatang halata na pagod na yung mata ko. Kaya, ayan, nag-contact lens tayo. Okay, so kung gusto mong malaman paano magkaroon ng sariling rider at COD, cash on delivery service, just keep on watching. Yun guys, bago tayo mag-umpisa, kwentuhan ko lang kayo ng konti about sa cash on delivery service namin sa aming online selling shop. Dahil thank God naman at medyo malakas tayo kahit papaano, dito sa aming area, which is dito sa Cavite, nag-offer kami ng cash on delivery. Kasi kadalasan sa mga customers namin dito, ayaw na ng pick up, ayaw na ng meet up, napatagalan pagka courier mismo, yung ganun. Kapag pinaship pa namin sa JNT, sa JRS, or sa LBC, medyo matagal. Kaya since naandito lang din naman kami sa bayan ng Cavite, kaya nag-offer na rin kami ng cash on delivery dito sa probinsya namin. So yon, ano ba yung ginawa namin para magkaroon ng cash on delivery service? First thing guys, para magkaroon ka ng cash on delivery service, ang unang-una mong kailangan ay rider na may motor or rider at motor, 'di ba? So yung una ay rider na may motor, ibig sabihin kailangan mong humanap ng rider na magdi-deliver sa'yo at the same time may sarili na rin siyang motor. Ganon. Kadalasan sa mga ganon na willing mag-deliver ay may experience na. Mas maganda kung may experience para at least mabilis yung facing nyo, marunong na siyang mag-deliver. Paikot-ikot, alam niya na ang sistema ng delivery. Diba? So, hindi siya mag-ngangapa, kumbaga. Kasi kung mag-back to zero siya or wala talaga, as in zero knowledge, medyo mahihirapan pa yan mag-adjust. Pero matututo naman yan eventually. Pag meron ka na rider na may motor, maganda yan. Okay, so later i-discuss ko naman yung sharing ng shipping fee. So yon. So pangalawa naman, kung wala kang mahanap na rider na may motor, pwede mong gawin ay maghanap ka na lang ng rider at ikaw ang magpo-provide ng motor. So sa online shop namin guys, nung una nakahanap kami ng driver na alam ang paligoy-ligoy dito sa aming probinsya or sa Cavite. Meron siyang motor. Kaso, yung motor niya ay 1952 pa ata. Oo, matanda pa sa lola ko. Charot. So yun, ang tanda na nung motor niya, girl. So ayun, 2 weeks lang siyang nakapag-deliver na gamit yung motor niya. Bumigay. Kasi nga, 1952 pa yung motor niya. Ibig sabihin, matanda na yung motor. Luma na, kumbaga. Naglabasa na yung sakit ng motor. So yun, so to cut the story short, nasira ang motor niya, napurnada yung mga delivery namin. So ang ginawa ko ay, bumili ako ng motor, okay, which is installment naman yung motor guys, hindi naman cash agad-agad. So syempre, dahil naguhulog tayo ng motor, mamaya i-discuss ko sa inyo kung paano yung naging shipping fee noon, ano ang kita ng driver, paano ang flow ng kitaan ng rider at ng seller. Okay? So, kung makahanap kayo ng ganon, good deal na yon. Kung makahanap kayo ng rider na may motor, mas maganda. Pero kung may motor kayo, edi rider na lang hahanapin nyo. Ba? Diba? So, yon. Sa amin kasing online shop, ang delivery namin ay every other day. So, pumapatak siya na 4 beses sa isang linggo or minsan 3 beses sa isang linggo. Ganon. Next thing guys, yung rider nga, mahalaga yan. Pwedeng kumuha kayo ng rider na may experience, pwede naman yung rider na walang experience. Kung may experience si rider sa pag-deliver, much better, para mas madali siyang makapag-deliver. Alam niya na yung pasikot-sikot at mga shortcut, ba? Diba? Not unlike sa walang masyadong experience na mga ngapapa. Pero okay din yan, okay din kung kukuha kayo ng walang experience na rider, basta marunong mag-drive. Oo, kasi hindi naman makaka-under yung
motor nang hindi marunong mag-drive, di ba? Oh, yun. So, kaya kailangan ng marunong mag-drive si rider. Basta marunong siya mag-Waze, smartphone yung cellphone niya, di ba? Matututunan niya yung mga pasikot-sikot. Madali na yan sa kanya kung marunong din siyang mag-Waze. Or Waze. Ganon. So, yan. Eto na, guys. Third thing ay ang ating shipping rates. Magkano ang shipping fee na dapat mong singilin sa mga customers? Sa amin, guys, ang sinisingil lang namin na shipping fee, kahit gaano rin siya karami, nagkaroon kami ng promo na 100 pesos hanggang 80 pieces na damit na siya or to 100 items, 100 pieces na damit. 100 pesos lang ang shipping fee namin doon. Okay? Pag malala yung area sa Cavite, guys, ang ginagawa namin is 150 pesos. Depende. So, bago tumakbo yung rider namin, kailangan may minimum. Hindi naman siya pwedeng tumakbo ng dalawa lang ang deliver. Tatlo lang, apat lang, tapos ang lalayo ng mga location. Diba? Layo-layo. Hindi naman pwede yung ganun. Kasi lugi kayo. Lugi kayo sa maintenance, lugi pa kayo sa gas, lugi sa effort kung iilan lang din yan. So, ang ginagawa namin sa shop namin or sa online store namin, at least minimum na 10 pieces. Guys, pagpasensyahan nyo na yung aso, ha? Kasi hindi ako matatapos pag inantay natin si Aw-Aw na tumigil sa pag-aw-aw. What? Ayun. So, yun. So, 150 to 100 pesos ang kitaan sa shipping fee. Ang question, kagaya ng kanina na nabanggit ko sa inyo, papaano ang kitaan naman ng rider at ng seller? So, kung ang rider mo ay yung rider na may sarili ng motor at ang gagamitin naman niyang pang-deliver ay motor niya, ang usapan namin ng rider ko ay sa kanya lahat ng shipping fee. Sa kanya mapupunta lahat ng kita ng shipping fee. Wala akong cut doon kahit piso. Kasi motor niya yung gamit. Maintenance niya. Gasolina niya. Diba? Effort niya. Tapos pangkain niya pa. So, sa kanya lahat yung shipping fee. Kung halimbawa meron siyang 20 packages na na-deliver sa isang araw, kanya lahat yon. 2,000 yon sa isang araw. Diba? Sa rider, bongga yun. 2,000 isang araw kumita ka, hindi mo yun mapupulot sa daan, girl. So, kaya maraming gustong mag-rider. Tapos, yung isa naman nakitaan, kagaya nung pangalawa naman na sinabi ko sa inyo na sa amin ang motor at si rider ay walang motor, ang usapan naman namin doon ay kumukuha lang kami ng konti para sa maintenance ng motor at panghulog ng motor. Okay? So, yung kinukuha ko kay rider is 100 pesos shipping fee or 100 pesos per biyahe. Kung sa isang araw nakabiyahe siya ng worth 2,000 pesos or 20 packages, 100 lang yung kinukuha ko doon. So, in one week, 400 pesos lang yung kita namin sa shipping fee, pangbayad lang talaga siya sa motor. Okay? So, yun. Kasi amin naman yung motor. Depende sa inyo. Kasi ako naman, kaya ganun lang kaliit yung kinukuha ko kasi may kita ka na naman sa items. May kita na naman tayo sa damit. So, ibigay na natin kay rider yung kita sa shipping fee, diba guys? Kaya hindi kami humahati. Depende, iba-iba eh. Meron naman iba na gusto nilang pagkakitaan yung shipping fee. Depende talaga sa inyo. Okay? Yun. So, sa amin ganun yung kalakaran. Okay? Yan. So, pagdating doon sa shipping rates, guys, kayo na ang magseset niyan. Hindi nyo rin kasi pwedeng sobrang mahalan ang shipping fee dahil kawawa rin naman yung customer. So, tingnan nyo rin yung mga shipping rates. Dito sa amin, sa Cavite, mahal na nga yung 100 pesos. Diba? Makakamura lang sila pag marami silang order. Pero kung ang order ni customer e par 5-5 piraso lang, tama na lang yung 100 pesos na shipping fee. Kasi pag nag-order naman sila ngayon, bukas matatanggap na rin nila. Ganun kasi sa store namin. Every other day ay nagde-deliver din kami. Okay, guys? So, ang advice ko lang sa inyo, kung magkakaroon kayo ng rider, ay unang-una, kailangan ay mapapagkatiwalaan kasi cash on delivery service yung ating i-offer. Kailangan marunong silang humawak ng pera. Kailangan, syempre, lagi nyo silang i-remind na i-double check palagi ang pagsusukli, i-double check palagi yung payment ni customer. And number one talaga is yung kailangan mapapagkatiwalaan. Kasi
yung pera mo ay hawak nila. Kasi cash on delivery service tayo. Okay guys, hindi pwede yung na-deliver nga lahat. Oo, na-deliver lahat. Nakuha nila ang pera, libo-libo. Tapos ire-remit sa'yo, kalahati lang. Kasi sasabihin sa'yo, ay hiramin ko muna te yung ano, yung kalahati. Hindi pwedeng ganun. Malulugi tayo pagka ganyan ang sistema. So kailangan pinakamahalaga ang rider dapat mapagkakatiwalaan at maayos kausap sa pera. Okay guys? Para dumami ang inyong mga deliveries, kailangan yung sipaga na mag-post sa inyong buy and sell group sa inyong probinsya para makilala kayo na nagpapa-COD. Lagi kayong mag-post na nag-o-offer kayo ng cash on delivery within your province. Ganito ang shipping fee. I-post nyo na rin para ma-encourage yung mga tao na mag-order. Tapos yung mga papasok sa'yo ng mga customers ay kadalasan magiging, or I mean, kadalasan ang papasok sa mga customers mo ay within your area lang din. Unti-unti, makikilala ka na rin naman ng mga customers mo na nagpapa-cash on delivery, lalo na kung masipag kang mag-post at mag-post din sa mga Facebook groups na buy and sell sa inyong probinsya. Okay guys, so yun. Yun lang. Di ba napakadali lang guys? And I hope may natutunan na naman kayo for today. Thank you so much for watching. If you like this video, please click on like button, notification bell, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye! Dodo Bells! Maingay ka na naman, Dodo Bells!